So ito na nga mga kaibigan ng ating game number 1. Semifinals to. Kung sino mananalo dito ay kakalabanin ng NXP ML. So Blue Side Nexus Vencer, Red Side naman ng Two Doors Esports, Rom para sa kanyang Yuzong at Ruru Esports sa Valir, Ben Things for the Kufra. IC naman sa kanyang Kimian, Austin for the Cho. Yo. And so on to the Blue Side for the Nexus Vincer, Marshall for the Jawhead, Joker for the Thames, Moss for the Atlas, Agony para si Sankari, and Tank na Mocha for the Selena. Ayan, si Mocha lang, si Mocha. Pangalanan si Mocha natin siyang Mocha. So eto na nga, mukhang kinukuwanin pa sila. Pero Ben Things, mukhang tatalo na nga lang din. Nakaready dito si paring Austin. Pero uy, nakanaka pa nga. Mukhang makukuwanin pa nga sila dito. Medyo nagtaga lang ng bahagya, pero nakakuha pa din ni Agony yung pagkakataong yun. Pero hindi pa rin tapos ang malapan na ito. Mga kaibigan, makakakuha nga ba First Blood para dun sa Jawhead? Nakatakas pa nga rin, pero hindi yun sapat para sa kanya. Napatay dito ang isang Selena, pero tatlo laban sa dalawa. Natulak naman ng isang Valir. Pero tingnan natin kung sino makakuha ng Lido Wanderer. Lido Wanderer nakakuha dito ng isang carry, pero di pa rin tapos. Mga kaibigan, Ruru Esports will go down, and ayun na nga, 3-1 ang ating score. Agad-agad. Parang error yung error talaga. Actually, yung ginawa ng Two Doors Esports sa pag-i-invade nila doon. Kumbaga nag-turner, kung kala nila lamang sila doon, nagkamali eh. Hindi nila nakuha si Kari. Nangyari pa noon, nakuha pa ni Kari yung buff. Well, maganda-maganda yung ginawa ng Nexus Vincer. Sure kill agad sa kanila. Advantage agad yun sa kanila. Pero mapapansin natin, direct post daw ngayon. Post muna tayo daw. So ako, kung ano yung masasabi ko dun sa nangyaring clash na yun, they tried to get the blue buff, but definitely naagawan na pa rin sila. Hindi naging sapat yung damage na kayang i-provide nung isa sa mga players ng ano dito, nung isang team. So yung bouncing ball tumama naman, yes, pero alam mo yun, hindi naging sapat yun, kaya hindi sila nakakuha ng blue buff. Wait, what happened sa ating ano stream? Direct pa ano kami. Direct yung stream nawawala. Yes. Nandiyan lang yan, huwag ka mag-alala. Ayan, nakaka-antos lang. Ayun. Nakaka-antos lang, balik tayo. Pasensya na mga kaibigan, nagkakaroon tayo ng technical difficulties. Ganun talaga pag live mga kaibigan. So, pakiintindi na lang. So, eto na nga, mababalik tayo sa ating laro. Naku po, 3-1 nga agad ang ating score, at nakadalawa agad dun si paring Jawhead natin. So, nagiging maganda yun for the Jawhead. And for the Tudor Esports, nagiging mahirap yun para sa kanila. Kasi alam mo na, alam mo yun, may damage pa rin na kayang ibigay, especially Kari and the Selena. Yes. So, naku, pero yung bottom lane, isa rin sa mga gusto ganda kinukuha din agad. Ayaw talagang ayaw magpapigil ng Nexus Vincere dito sa pagkakataong ito. Kasi alam nila na ito na yung semis eh. Pag natalo sila dito, mababaliwal yung pinaghirapan nila. Yes, pero kinagandahan dito for the Kimis. Naka-level 5 na siya compared dito sa isang card natin. Pero yun nga, maaga pa naman at marami pang pwedeng mangyari. Yes, marami pang pwedeng mangyari dyan. Lalo na naka-jungle emblem naman yung Kimi. So, yes, and hindi rin naman ganun pa nagkaka ano yung gold lead natin. Mm-hmm. Tama, so, kuha lang ng resources from Nexus Vincer as well as the Two Doors Esports. Tinamaan nga ba Kimi? Pero feeling ko kukuha sila muna ng turtle dito after after nun pwede sila mag-invade. Kasi alam nila nakukuha muna ng blue buff yung carry. So gagamitin nila yung kalamangan para makuha nga itong isa pang objective, which is kailangan din ng both teams. So Two Doors Esports, kahit pa paano, nakakaangat-angat na yung pera nila. Kanina medyo malaki yung kalamangan, pero ito na yung oras para maitama nila yung pagkakamali nila ng early stage na game. Yes, nakuha rin naman nila yung turtle for the Two Doors Esports. So advantage agad yon sa kanila. Pero muntikan, ayan na yung dragon na sinasabi natin na lumabas na. Nako po, yung dragon mukhang magagalit pa sa tatlong players dito. Lalaban din naman, napaangat pa nga yung dragon. Plus the bouncing ball coming from Kufra na ilayo yung mga tropa, pero wala silang damager dito. Apat ang kalaban, tatlo naman dito. Uy, mukhang muntikan pantamaan dito si Mocha, pero hindi na nga lang din. Top lane ang gusto nilang kuwanin habang may nangyayaring clash sa baba. Nakakuha ng objectives yung isa, pero oops, medyo malalim yan para sa kanya. Sinalya pa nga doon, wala na talagang binigay na damage dito. And tatalon at mamamatay na lang si Marshall sa kamay ng isang player o sa tatlong player dito ng Tudor Esports. Nayakap ng isang Kufra si Marshall, pero hindi na lang din tinuloy eh. No? Kusa na lang daw yung minion waves na bumasag doon sa may bottom lane. So,
So, for 4 minutes, 4-3 ang ating score. Hindi naman ganun nakakalayo yung goal lead ng bawat teams natin. So, kaya pang humabol, ika nga. Pero ang tanong dito, yung setup coming from Atlas, hindi na lang din. Kumbaga, nag-zone out lang. Kasi kanina kaya naging error yun for them kasi nakita mo yung, oh, teka lang, abisa laro to mama, may purify pa yan, so hindi mag-i-engage yan. Binibait lang nila kasi may chance din namang itulak or searing turn, pero teka lang, yung top lane natin dito, si Shenron, mukhang mabubuhay na naman sa pangalawang pagkakataon, pero wala na rin masyadong buhay yan kung sakali mang lalabanan ni Joker. Pakunata na lang sila niyan eh, may counter-attack inferno si Joker, meron namang mga skills itong ibibigay si, ano, si Yuzong, so... Pagalingan na nga lang talaga yan. Pero may nakuha sila direct. Itaas mo ng camera. Iyon, daling-daling, batang-bata. Pero abisa laro, hindi na-connect dito. Tinamaan lang, uy! Nakailog! Napakalo, parang ano, alam mo yung, ano tawag doon? Yung Matrix? Ganun yung, oh, iba, ginawa niyang pag-ilag doon. Medyo slow-mo. Tama na, pero, Jugo. Oo, medyo napaangat yung kamay. And nakaligtas doon sa nangyaring yun. Pero Nexus Vincere, trying to get this, Turtle, mukhang hindi na nga kinuha. Uy, Bentings, mukhang nagpakita pa nga doon. Flicker in naman para sa kanya. Unstoppable force na ibigay. Pero searing turn naman. Pero mukhang may makukuha. Pero purify na ibigay na nga rin dito. Mga kaibigan, nabisa laro, hindi nag-connect. Pero uy, Wave the Dragon naman para sa kanya. Marshall will go down. Sa pagkakataong ito, top lane direct. Tignan natin dyan. Naging dragon. Laban dito kay Joker. Pero mukhang aalis na nga lang siya doon. Kasi nanganganim na rin yung buhay niya. Pwede siyang mapatay dito sa pagkakataong yun. So, si Moss, naghahanap ng pistuan. And nakukuha-kuha lang sila ng objective dito. Mga ultimate ni IC, gustong tumama pero nakakalusot pa rin for the Nexus Vincere. And I think gusto nilang kuhanin yung middle lane ngayon. Ang tanong, mababasag nga ba ni Lori? Hindi, since naandyan naman si Atlas na nakaabang. Pero teka, saglit lang si Joker. Yari ka dyan. Oo, naiwan. Speaking of iniwan, meron ding naiwan dito. Flicker in, pero flicker out din naman ang naibigay. Double kill for the IC, pero hindi pa rin tapos ang laban na ito. Mga kaibigan, Rom mukhang nagagalit na at pwede nang mapatay. Pero hindi, naging sahad lang yun for the Team Tudors Esports na bumak. Gusto pa rin lang lumaban hanggang ngayon. In agony, nakapag-ultimate na nga rin dito. Dalawa lang silang players. Laban sa tatlong players ng Tudors Esports, talagang grabe yung pressure na binibigay ngayon ng Tudors. Yes, malapit lang yung ano, yung pera. Hindi ganun kalaki yung pera nilang dalawa. Pero more on objectives yung pinapakita ng Tudors Esports ngayon. At kung mapapansin nyo, tatlong tore na inakuha nila, which is the mid lane, top lane, and the bottom lane, magagamit o mamamaximize ng Tudors yung nakuha nilang linya dito. Kasi yung mga bushes open na open, pero Abyssal Arrow, munti ka nang tumama, mga kaibigan. Pero Kimi, for the damage, eto na yung dragon, pinakawala na, release the Kraken, mga kaibigan. Pero papat, nabigyan na, pero hindi na nga lang din, nag-go-go-in ng ibang mga players dito. Abyssal Arrow, nag-connect kay Valier, pero hindi, wala silang sapat na damage para i-go yun eh. Kasi maraming chance ha, or maraming... maraming pagkakataon na makaalis yung Tudors doon. Pero uy, teka lang, hindi pa tapos yung laban. Yung top lane natin, mo mapapatay. Medyo masakit. Item check nga tayo direct doon sa mga heroes na yun. Ito lang talagang may heroes sa Tudors Esports. They have Kufra, they have the Yuzong. So kapag ka nga naman sa Clash, may hirapan sila. Pero teka, ayaw pang tumigil ng Tudors dito. Marcia, malakas na din pala yung ano. Ay, nayakap pa nun. Malakas na din pala yung ano, yung isa dito. Pero uy, Fatal Links nag-connect sa dalawa, mga kaibigan. Mukhang apat laban sa tatlo. Pero uy, naku po, si Mius dito, free hit talaga. IC, medyo malakas na rin naman siya doon. And kailangan nang umalis. Nagpakawalan na ng dragon papuntang mid lane. Mid lane tayo direct, makita natin dyan. Maraming salamat, pero hindi pa rin tapos to, mga kaibigan. Mukhang tatalon at mamamatay doon. Kasi same lang sila ng pera nung carry. Si Joker at si carry, parehas lang sila ng pera. So ibig sabihin, nakakapag-farm ng maayos to si Joker. Ang nagiging problema lang ng Nexus Vincere ngayon, naka-jungle item si IC, which is mas mabilis sa kanyang bumasag ng tore, mas mabilis sa kanyang kumuha ng objectives. Yun yung mahirap ngayon for the Nexus. Yan din ang pinagandahan sa isang Kimi. Kumbaga, free hit ka na at the same time, yung objectives nandun din. So, ang kinagandahan pa sa kanya, nakukuha niya rin yung kills knowing na sa KDA is the 4-0-3 sa ngayon for the 8 minutes. Ang problema pa nito, hindi, yun nga, gaya na sinabi mo kanina, hindi naman nagkakalayo yung gold lead nitong Nexus kanina and Tudors. Pero ngayon, may kita na natin yung kalamangan na umaangat ngayon dito sa Tudors Esports. Naka po,
Mabibigyan pa nga ata yung carry nila dito, mga kaibigan, pero may sakit na rin si Joker. Pero Wave the Dragon na ibigay, napatay agad dito yung carry, pero hindi pa rin tapos, mga kaibigan. Ito na yung dragon, lalaban naman daw, hinihintay lang, pero yung second turn at dun sa top lane, mukhang mababasag yung Atlas, nanganganib na rin, mukhang mapapatay dito sa pagkakataong ito, pero Marshall mukhang susugod pa rin. Napatay na doon sa top lane plus the Holy Crystal para dito kay Icy. So damage kung damage talaga yung kaya niyang ibigay sa pagkakataon na ngayon. Plus, long range pa siya. Yung mga kalaban niya, mga melee, like Thams and the Joe, tas Atlas pa, di ba? So, mahirap nga naman yun for them. So, ayun, makikita natin for the Tudors Esports, tamang kuha pa rin ng mid lane turret. At the same time, eto si Rome, kinukuha na rin yung buff para dito sa Nexus Vincer. So, pagdating kay Agony na magbibigay ng damage dito, nahihirapan ngayon makapagpa-farm. Knowing then na si Selena nila, the 0-2, hindi rin makatama yung mga Abyssal Arrow niya. Nagaya nga na sinabi natin kanina, nung early, bago magsimula yung game, kailangan early game pa lang makasecure to si Selena. Laki ng pera nun, Chow. Mga kaibigan, nakita nyo na Deadly Blade agad yung binuoto, counter out the, ano, the Thams. Mm-hmm. So, magandang first item yun for the Chow. Tapos, sabayan mo pa ng BOD. Blade of Heptasis pa yung isusunod mo. Tapos, may Necklace of Durance na rin naman dito. Yung support nila. Tapos, pa BOD na rin yung Yuzong. So, kung papansinin mo talaga, damage is damage is real for the Team Tudor sa Esports PH. So, kailangan ng Nexus Vincer ngayon is makapag-set up sila na maganda para mapatay nila yung ano, yung Kimi dito. Kimi and Cho. Kaso ang problema, nandun na yung damage ng Cho eh. Tapos, hindi rin sila makalapit kasi every single time na lalapit sila or mag-i-engage sila to a team fight. Mahirap. Kumbaga, maglalakad sila pero tinutulak eh. Oh, tinutulak sila dun eh. Yes, ayan na yan na nga for the 10 minutes. 5-11 and pagdating sa turret, makikita natin, apat na lang ang natitira dito for the Nexus Vincer. So, malaking hirap to sa kanila kung papaano nila mapabaliktad or mapapatay yung isa dito sa Tudors Esports PH. Kasi ano na lang yan sila eh, nakaabang na lang sila. Mag-def na lang sila sa kung anong pwedeng gawin ng Tudors sa kanila. Patamain muna siguro yung Abyssal Arrow. After yung Abyssal Arrow, pag nag-proc yung mga Purify nito, tsaka mag-setup yung Atlas, yun yung magiging maganda for the Nexus Vincer. Though level 1 lang naman yan, pwede namang ma-clear agad yan. Pero ang problema, kung papayagan nga ba, pero Benting Sito mukhang nauna na yung dragon, pinakawala na mga kaibigan, aangat pa nga din sila. Pero uy, medyo delikado na yung dragon dito mga kaibigan. And free hit naman si paring Agony. Ang problema, hindi pa rin nakiklear yung Lord side. Plus, nakuha pa yung dalawang inhibitor turret dito sa Nexus Vincer. Bottom lane na lang ang natitira para sa kanila and buhay pa yung apat na teammates dito ng Tudors. Ang problema naman, lima yung Nexus Vincer. Pwede sila mag-engage. Like ngayon, tinamaan ng Abyssal Arrow. Pero hindi nila ini-engage. Hindi nila ini-engage. Hindi nyo medyo mahirap. Kasi alam nila na possible ma-turn around kill pa yun para sa kanila. Yes, pero makikita natin or mapapansin natin ang laki na ng kalamangan dito ng gold ng Tudors Esports. 10,000 gold lead na eh. Tapos, eto si Cho, mapapansin natin kung nagka-clash yung mga kasama niya. Segway din. Push ng turrets. Nandun na kasi yung damage niya. So, wala na siyang problema. Ang kailangan niya lang naman gawin ngayon is flicker in, Way of the Dragon dun sa ano, kay Agony. Pagkatapos na, okay na siya. Mapatay niya lang yung carry, okay na siya dun. Okay na. Kasi yun lang yung magbibigay ng damage for the Team Nexus Vincer. Pag napatay nila na napatay yun, wala na. It's a JJ para sa kanila. Pero ang problema, pag nakakill na to si Agony, kasi naka-bounty rin, ay hindi pala siya naka-bounty. Kung nakabounty siya, malaki yung chance na lumaki yung pera niya pag nakapatay siya, lalo na especially yung pinakamalaking pera pinapapatay niya. So, tingnan natin dito kung ano pa yung pwede mangyari. Pero 9,000 na pala or almost 10,000 gold dito para sa Tudors. Malaki yun. Tapos ang pinaka-farmer nitong Nexus, si Thams pa. Which is kailangan humabol din ng isang carry dito sa ano ng Kimi. Inunan niya na ngayon Thunderbelt kasi alam niya na medyo masakit na yung masakit damage niya. So, kaso mahihirapan ngayon ng Nexus paano makapag-farm kasi halos nakukuha na rin ng Tudors Esports ngayon. Tama ka dyan mga kaibigan Basic Wap. So ay guys, meron pala tayong giveaway. 1,000 shares is equivalent to 500 diamonds. Kaya i-share nyo na tong live stream para manalo tayo ng ano, manalo kayo ng 500 diamonds. To give back lang naman kasi syempre naging maganda yung ano eh, maganda yung aming yung mga videos and syempre yung mga laro. Talagang sinuportahan nyo kami. So bigay namin yun para sa inyo. 1,000 shares lang, umimigay kami 500 diamonds para lamang yan sa inyo mga kaibigan.
Grabe naman yun. Since, ano no, parang antagal. Antagal na nagpa-giveaway ulit. Or ako lang yung matagal talagang nawala. Pero teka lang, bago yan. Eh, mukhang masakit na rin yung damage. Hindi na ano, hindi na kinakaya ng dragon. Though nakaano siya, though may mga defense item siya. Ayun kasi yung pangontra para sa akin, ayun yung pangontra sa dragon, yung marksman. Kasi madali lang para sa kanya. Uy, tinamaan pa na bisa laro. Pwede mo matay diyan. Nako po, ayun na nga, nabigyan na iwan, hindi iniwan, mas okay na iwanan nila 'yon. Kasi kung sakali mo mag-engage yung tutors doon, pwede silang mahirapan kasi okay pa yung fatal links. Nandun pa yung mga skills dito nung ano, nung mga tanks. And like what I've said, eh kailangan lang patamain ng isang Selena ang kanyang mga Abyssal Arrow. If ever mag-proc yung mga Purify nito, ayun na. Pwede na sila mag-engage to a team fight. Pero kasi mahirap din, napapabayaan, kulang sila lagi for the Lord side kasi may tao yung bottom lane. Bale, 4v4 yes. Lang yung laban lagi. And mahirapan naman din yung Tudors Esports na simula naman yung Lord kasi nakaabang at kompleto rin naman yung Nexus Vincer. So kailangan for the Tudors makapatay muna sila ng isa bago sila magsimula ng Lord or yung Nexus. Iwas error na lang siguro for the Tudors. Para okay. Hindi mo actually wala namang ano eh, wala namang naka-retry sa kanila eh. So pagalingan na lang mag-normal hit niyan eh. Pagalingan so, na lang sila mag magbigay ng skills dito. Mm-hmm. Pero kasi for the Nexus since bukas na yung kanilang turret din eh. So tingnan natin. Third eye. Bukas na lang kanilang mga mata. Kasi open na sila plus yung bottom lane. Maganda yung daloy. Maganda yung daloy ng bottom lane. So, malaki yung chance na mapunta to sa Tudors, pero malaki din yung chance na makuha to na Nexus Vincer. So, isang error for the both teams, magiging mahirap to para sa kanila. Pero ang sakit na rin pala sakit nung racket dito. Kimi? Oo, pero mukhang mauuli nila si pareng Atlas. Sabi sa laro, nag-connect na lang dito, pero magde-disengage sila. Si Marshall, nakita ni Rome, pero mukhang lalaban na. Kailangan sila mag-fake Lord para makakuha ng objectives dito yung show, pero yung show mukhang lalaban dun sa isang thumbs ah. Mukhang bigayan lang sila. Uy, nasasakta na siya. Uy, medyo masakit na yun. Oh, Way of the Dragon nag-connect dito. Mga kaibigan, walang nakuha, hindi naibitaw ang Fatal Links. So this is the right time for the Tudors Esports to get the Lord ngayon. Kasi isipin mo, wala silang tank, wala silang setup, walang magsi-setup para sa kanila. Sinaglit lang nung Kimi. Yun yung mahirap dito sa Kimi. Nakaano siya, naka-magical damage siya. So every single time natatama yung energy transformation niya, mangangayaw yung ano, yung Atlas. Pero eto na, gaya na sinasabi natin ng panganib na... Panganib! Panganib! Ibinigay sa kanya ang panganib na kanyang hinahanap, mga kaibigan. Pero andito na, sa mid lane, ang Sanctuary Lord si Halberd na yung nabuo dito ng show. Talaga na mapapatayin na nila, pero objectives pa rin naman dito ang Tudors Esports. Eto na nga ba ang final clash na inaantay natin, mga kaibigan. Pero Atlas, nakakuha ng isa, pero uy, na-purify lang din naman, mga kaibigan. Pero natulak pa din, patayin na naman si Moose sa pagkakataon na yun. Pero eto na nga yung makakapal na minions with the Super Cariton and Sanctuary Lord, and the game number 1 will go to Tudors Esports PH. Napakagandang ginawa ng Tudors Esports dito, no?